Granada. Chabi ka, chabi ka. Chabi, chabi. Baka chabi, mataba ka, mataba ka. Yoyong Martires, Michael V, at magkapatid na Paquito at Romy Diaz. Ilan lang sa mga artistang naitampok na natin ang kanilang mga buhay, basketball. Pero may mangilan-ilan tayong mga kadribol na nagko-comment ng next ko naman daw gawa ng story ay si Jimmy Santos. Noong una ay akala ko joke time lang, pero noong nag-research ako, bigla akong napaseryoso. Kamusta mga kadribol? Totoo nga, legit na naging basketballista noon ang napakahusay na komedyante na si Jimmy Santos. Gaano nga ba ito kagaling at kahit si Robert Jaworski ay inamin na isa si Jimmy Santos sa napakahirap bantayan noong naglalaro pa sa PBA. Tara, samahan niyo akong talakayin lahat ng tungkol sa basketball ng kilala ding si Bonjing, walang iba kundi si Jimmy Santos. Pero kung bago ka pa lang sa channel ko ay paki-like naman ang video na ito at paki-hit na din ang subscribe button pati na ang notification bell para wala kang ma-miss sa mga susunod nating mga videos at support na din sa channel natin. Salamat! Nagsimula ang basketball career ni Jaime Jimmy Santos nang maglaro ito sa NCAA para sa koponan ng Jose Rizal College na ngayon nga ay kilala ng Jose Rizal University Heavy Bombers. Habang naglalaro sa Jose Rizal College ay nakasama ni Jimmy Santos ang isa sa mga naging legend sa PBA at ang original Tapal King na si Philip Cesar. Tinanghal namang 1972 NCAA Champions ang kuponan ni Jimmy Santos ng Jose Rizal College matapos nga nitong talunin ang San Sebastian Stags sa score na 74-66. Ang kampyonatong ito na nga din ang naging huling na panalunan ng Jose Rizal College dahil hanggang sa mga panahong ito ay hindi pa uli nakakakuha ng kampyonato ang nasabing kuponan. Pag-amin naman ni Philip Cesar ay isang dissenting player, banger at reliable defender nga daw itong si Jimmy Santos noong kakampi niya pa sa Jose Rizal College. Idinagdag pa ni Philip Cesar na bukod sa depensa ay marunong umiscore at kung gugustuhin daw umano ni Santos ay kaya nitong pumuntos sa loob ng shaded lane. Patunay lang na may kakayahan ngang maglaro bilang power forward o sentro ni Jimmy Santos. After naman ng tatlong season ni Jimmy Santos sa Jose Rizal College ay naglaro naman sa MICA o Manila Industrial and Commercial Athletic Association para sa koponan ng UTEX. Pagkatapos nga ng 1972 NCAA Championship ay nakatikim uli ng isa pang kampyonato si Jimmy Santos. This time ay sa koponan naman ng UTEX noong 1973 MICA Edralin Ramos Cup. Nang mag-umpisa naman ang PBA noong 1975 ay isa sa mga naging pioneer player si Jimmy Santos matapos nga nitong mapasama sa koponan ng 7-Up. Sa PBA ay kilalang defensive player itong si Santos na willing gawin ang mga dirty works sa loob ng playing court at ang main goal ay makatulong kumuha ng mga rebounds. Sa unang taon naman ni Santos sa PBA ay nakapaglaro ito ng 13 games at nag-average ng 2.6 points per game. Pero ito na din pala ang una at huling season ni Jimmy Santos sa PBA dahil na-shift na ang attention nito sa pag-aartista. Inamin naman ni Philip Cesar na kung nag-focus at kung nagtagal nga lang daw sa PBA si Santos, ay baka sumikat pa ito at for sure ay may pwesto talaga siya sa PBA. Patunay nga lang daw sa husay sa basketball ni Jimmy Santos ay ang 1991 PBA All-Stars Legends Game kung saan tinanghal na MVP si Jimmy Santos dahil na nga din sa naging performance nito. Nang tanungin naman si PBA legend Robert Jaworski tungkol sa laro ni Jimmy Santos ay sinabi nitong mahirap nga daw bantayan si Jimmy Santos. Ang dahilan? Palagi lang daw kasi itong nakaupo sa bench. Sinabi din ni Philip Cesar na noon pa man daw ay kengkoy at mahilig na daw talaga magpatawa si Jimmy Santos. Sinuportahan naman ito ni dating Ginebra star na si Dante Gonzalgo na may laro naman daw talaga si Jimmy Santos. Yun nga lang daw ay laging nagpapatawa at madalas ay kengkoy. Turning serious ay may payo naman si Jimmy Santos sa mga kabataang nai-involve sa game fixing. Sinabi nga nitong dapat ay iwasan dahil hindi maganda at for sure masisira lang ang karir nila. Dinagdag pa nito na paglaro, laro. Nakakapanghinayang man ang maagang pag-alis nito sa PBA ay tila tama naman ang naging desisyon ni Jimmy Santos dahil sumikat naman agad ito at nakilala nga bilang Bonjing. Magmula nga noon ay ilang pelikula at TV shows na din ang nagawa ng sikat na komedyante na si Jimmy Santos.
Matagal na ding parte si Jimmy Santos ng noontime show na Eat Bulaga na patuloy pa ding nagbibigay ng pag-asa at saya sa lahat ng mga nanonood dito. Ikaw, Kadribol, isa ka din ba sa mga napapatawa ng mahusay na komedyanteng si Jimmy Santos? Shoutout nga pala sa ating sponsors na sina James Cyrus, Jeffrey Tolentino, Romeo De Assis Jr. at Jake Alarcio Jr. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. Shoutout din sa lahat ng mga bago at solid nating mga subscribers. Salamat po sa inyong mga suporta. Welcome po sa channel natin, mga Kadribol. Kung nagustuhan mo ang kwento nating ito, ay pakilike naman ang video at kung hindi ka pa nagsusubscribe, ay pakihit na din ang subscribe button, pati na ang notification bell para wala kang mamiss sa mga susunod nating mga videos at support na din sa channel natin. Salamat sa panonood, ito nga ang Basketball Ace hanggang sa mga susunod nating mga videos. Salamat! Granada!